may post ako na sa Reels kasi nakakrap yung video. Akala nila advanced reading. Ginawa ko ng video na via GPS na comparison. 117, 108, 119 ay 110, 120 ay 111. GPS versus speedometer, alin nga ba ang mas accurate? Napag-usapan natin ngayon. Dito ako ngayon sa Mega Dike para may try natin. Ito yung gamit ko na GPS is yung Ulis speedometer. Ito rin yung ginagamit ko dati na nagdagta top speed ako kay click dati. Try natin birahin ngayon dito na full throttle para mas stable yung signal ng data na matatransmit from GPS papunta rito sa cellphone natin para accurate siya. Ano nga ba yung GPS? GPS stands for Global Positioning System. So siya yung mga satellite sa outer space natin. Diyan malalaman kung nasaan kang lugar sa mundo natin. Yan yung ginagamit usually sa mga maps. So para malocate mo kung nasaan ka, saan ka papunta, yung distance ng pupuntahan mo, yan yung GPS sa mga satellites yon sa outer space natin. Ngayon, paano naman niya nababasa yung bilis ng takbo mo? Mga motor, kotse, ganyan. Nanakbo, nagbabike, meron din yan eh. But nababasa rin niya yung GPS. Ito, yung GPS natin. Para ma-measure niya yung speed mo, ang GPS, tinitingnan niya yung from point A to point B or yung distance traveled na pinanggalingan mo sa pupuntahan mo. Tapos kinocompute niya kung gaano mo kabilis narating yung point A to point B. So yun yung lumalabas ngayon sa GPS na speed. Ito, ayan, 64, 67. So yun yung GPS. Yan yung mas accurate. Pero ang mga drawbacks niyan, hindi accurate yung reading niya kapag iba, mga twisties, gano'n, kasi distance traveled eh. Medyo hindi siya accurate. Tapos halimbawa, maulap, maulan, mahina yung signal ng GPS. Yan daw, mga clear skies naman ngayon, kaya maganda yung reading ngayon ng GPS natin. Ayan, tama naman siya. Hindi siya nagpa-fluctuate ba. Ngayon, yung speedometer naman natin, usually yan, may sensor yan, either sa harap na gulong or sa likod na gulong. Ang binabasa naman yan is yung doon sa gear, dito sa transmission ito, sa gearbox na ang sa motor natin sa ADV. So on debit at click, ganun din, yun yung binabato niya na signal. Parang meron siyang pulse, parang may magnetic field na nangyayari dun eh, something. Tapos yun is calibrated sa stock na gulong na ang motor. Halimbawa sa ADV, 130 by 70 by 13, yun yung stock niya na gulong. Doon siya calibrated. So kada rotation nun, isang rotation ng gulong, 1 kph. Yun ang binabasa ng speedometer natin, kaya andun yung sensor. Ngayon, kapag halimbawa nagpalit ka ng gulong na mas maliit na gulong, syempre magbabago yung diameter nun. Ngayon, doon kasi nakakalibrate nga yung speedometer natin, yung stock speedometer. Mangyayari niyan, magiging advanced reading ka. Pero halimbawa, kung mas malaking gulong ang ilagay mo, pwede kang maging delay yung reading ng speedometer mo. So as much possible, stock size lang ang ilalagay nyo na gulong, okay, magpapalit. Para accurate pa rin yung speedometer reading. Secondly, yung gear niya na malaki, huwag nyo rin papalitan kasi andun yung binabasa ng sensor natin, may mga magnets yun. So ngayon, itry natin na i-full throttle. Tingnan natin yung reading ng speedometer versus dito sa GPS natin. Kung ilan yung discrepancy. Kailangan kasi dito naka full throttle ka para maganda yung signal, dire-diretso lang or wala masyadong changes sa speed. Kasi nag-accelerate ka, medyo nadidelay yung reading ng GPS kasi nga through satellite siya. Pakalayo ng satellite. Magkukumpara mo dito na at pinabasa ng speedometer nasa mismong gulong, doon siya calibrated. Sa stock size na gulong, ha. Yan, medyo maluwag. Is 100 ang takbo natin.
117, 108. I 110 120 I 111. So bali ang discrepancy niya is 10%, almost 10% ang discrepancy niya sa actual speed versus speedometer. Yan, pag-usapan naman natin yan, bakit advanced reading yung speedometer ng mga sasakyan. Actually, lahat ng sasakyan, advanced. As long as stock yung motor, all stock, wala kang pinalitan. Stock gulong, stock yung gear, yan. Advanced siya talaga. So, ang reason lang yan, kaya nila yung na-advanced yan, meron yung batas eh. Advanced siya ng 10% lahat ng sasakyan. 10% or higher, depende sa manufacturer. Para yan, hindi ka mag-overspeed. Yan, kasi diba, meron mga speed limit sa mga kalye. Siyempre, iwas din sa aksidente, hindi ka mag-overspeed masyado. Tsaka yun nga, para hindi ka mahuli, aware ka sa mga speed limits. Sa mga natry ko ng motor, si ADV, si Beat, tsaka si Honda Click, ganyan din, 10% din yung advanced reading ng speedometer. Ngayon, hindi ko malalaman sa ibang motor kung ganun din, kasi hindi ko pa naman natry. Pero yun nga sa batas is 10% or higher ang advanced ng mga manufacturer. Hindi sila pwedeng mag-set ng 10% below. Based yun sa batas, ha? Sa batas na mismo yun. Simula pa noon. Kasi nga, yun nga, ang reason is in-explain ko. For safety and para hindi ka mahuli na overspeeding lagi. Ngayon, paano naman kung ano ba gusto mo accurate yung, ano mo, yung speedometer mo sa GPS para talagang tama yung speed mo. Pag tumatakbo ka ng ganito, ganun talaga yung speed mo, actual speed. Sa Honda Click at Beat, hindi ko alam kung mahahabol yun ng malaking gulong. Kasi yung diameter yun eh. Pwede mo lakihan yung diameter. Para yung reading niya is madelay. Para sumakto siya sa GPS. Pero tingin ko sa ADV. Kasi itong ADV, 13 inch siya ang gulong. So pwede kang maging mag 14 inch na gulong. So feeling ko yun, posible na magtama yung reading mo sa GPS. Na actual speed na talaga yung takbo mo. Kasi nga, lumaki yung diameter ng gulong mo. Masyadong mabigat buhatin pagka ganun yung nilakay mo yung gulong. Yan, yan ang downside na naglaki ka ng gulong, mabigat buhatin. Bawa stock pa rin yung rim size mo, 13 pa rin. Ayun, tapos nagpayat ka ng gulong, mga mapayat na gulong maliit. Yon, gagaan naman ang takbo noon. Kaya lang ang mangyayari naman doon, ma-advance na yung reading mo kasi mas maliit yung diameter niya compared sa stock. Yan, advance reading. Kay Honda Beat nun, parang nag one size down lang ako kasi ang stock ni Honda Beat ay 90x90. Pinalitan ko yun ng 90x80 na gulong na profile. Same lang din ha, 14. Advanced reading na ako ng 3%. Bali percentage siya. Kung halimbawa, 100 ang takbo mo, ang 10% ng 100 ay 10. So minus 10. Bali kung 100 takbo mo sa speedometer, 90 pa lang ang sa actual speed or sa GPS. So yun lang naman, yun yung difference nila nga. Ngayon may tatry tayo. Ito kasi yung gamit ko na Ulis speedometer. Mayroon siyang indicated speed adjustment. 1%, 3%, 7%, 10%. Halimbawa, kung gusto mo na i-match dun sa speedometer mo, yung reading niya, pwede. Babagoy mo lang yung indicated speed adjustment niya. So pagbalik natin, baguhin natin. Gawin natin 10%. Tapos, tingnan nyo yung speedometer tsaka itong GPS kung magpaparehas na. Actually, natry ko na to, parang nauuna yung GPS ng 1 kph pagka yung stable na yung takbo. So, feeling ko yung ADB is nasa 9% lang yung advance nya. Ayan, ulitin ko ha, lahat ng sasakyan yan, mapakotse man yan, mapamotor, advance talaga yan kung ikukumpara mo sa GPS. Basta stock yung motor mo, wala kang ginalaw nga sa gulong, wala kang ginalaw sa sprocket. Yan, sa mga manual din pala, ang alam ko sa sprocket ang binabasa ng speedometer sensor nila eh. Sa mga motor, sa gear naman. Yan, tigil muna tayo dito tapos baguhin natin yung settings nito. Ito pala yung gulong na ADB stock size. Sana, yun. 130x70, stock size siya, stock pa na gulong yan. Set naman natin tong GPS natin, tong Ulis speedometer. Preferences,
speedometer, and indicated speed adjustment, naka 0% tayo. So ngayon na-adjust natin siya ng 10%. And tingnan natin kung magmamatch na siya. Yan naka 10% na. Kung magmamatch na siya dito sa reading ng speedometer ng motor natin. Hindi ko na ikakat para makita nyo. Oh, sarap sa Mega Dike. Ang lamig. Ah, game. Tingnan natin kung accurate na siya. Kung match na. Nag-match yung reading. Full throttle ulit tayo. Basta maluwag lang. Ah, match naman, oh. Nauna ng 1 talaga yung ano. GPS. Kasi para mga 9% lang to si ADB eh, yung advance niya. At ang lagay click at bit ay 10% talaga. Para pag sinaset ko to dati ng 10%, pantay na pantay yung reading niya. Kay bit tsaka kay click. Dadiretso lang tayo, magpo-full throttle tayo pag maluwag ha. Kalang maluwag. Kami kasalubong na. May sakya na sa harap, minor lang. Kaya nakita nyo naman siguro yung nag-match na siya. Nasa 9% talaga yung advance ng Honda ADV. Stock ang gulong nito, stock din ang gearing. Wala akong binabago dito kundi CVT lang. Nagawa ko lang yung CVT. Ay 120 na. O yung 119 ay 122. Yung 120 ay 122. Oh. So compute nyo na lang yung 9% ng 120. Kung ilan yun. Ayan, na-test na natin yung speedometer versus sa GPS. So GPS talaga ang accurate. Kasi nga distance traveled in a certain time. Yan, yan na ang GPS. Yun ang pinaka-accurate compared sa speedometer natin. Ngayon, para malaman nyo pala yung ba wala kayong camera or hindi nyo nakikita, focus kayo sa daan, pwede nyo makita rito yung top speed nyo sa trip meters. Tapos ayan, June 18 ngayon. Open. Ayan. Ayan, ayan yung top speed natin is 112.2 kilometers per hour. So speedometer natin is nasa 122 yun. Nasa 122 kph yung top speed natin. Ayan. Pero ito, ang binabasa niya is GPS. So depende kung ilan yung discrepancy. Usually nga 10%. Kaya max speed is 122. And 112 sa GPS. Yo, dito nga tapusin yung vlog. So recap lang tayo, ang GPS ay distance traveled from point A to point B. Speedometer is rotation ng gulong. Isang ikot ng gulong, 1 kph. Ayun ang difference nila. Kung wala nang mas accurate ang GPS. So kung gusto nyo malaman yung top speed nyo talaga na totoo, sa GPS kayo magbe-base. Kasi yan ang accurate. Basta clear skies, maganda ang panahon, malakas ang signal ng GPS, accurate yan. Tapos ang takbo nyo is full throttle or kahit cruising lang, basta stable speed. Yan, stable. Doon nyo makukuha yung pinaka-accurate ng GPS. Ayun nga, pwede nyo recheck dito yung pinakita ko doon sa trip meters kung ilan yung maximum speed nyo na na-hit. So, win ako ng bahay nito. Magla-lunch na kami ni OBR. Nag-vlog lang talaga ako kasi sabi ni OBR, vlog ko daw yung speedometer versus GPS. Kasi may i-post ako na sa Reels. Kasi nakakrap yung video. Akala nila akala nila advanced reading kasi yung field of view niya.
Maliit. Hindi kita yung gilid eh. Nakakarap kasi yan. Sabi nila, bakit ganyan takbo? Ano, parang advance. Ang bagal ng mga galaw na sasakyan. Ayan. So, ginawa ko ng video na via GPS na comparison para makita niya na hindi advance reading yung motor ng sobra-sobra. Although kasi nga lahat ng sasakyan advance ng 10% or higher na 9% depende sa manufacturer.